good morning! Welcome to my channel! At nandyan kayo, it's me, Sophie. Wala po dito si Che, nandun sa bundok. So, ayun, may magluluto ako ngayon ng tanghalian. Eto, ang tawag dito sa kanila, fasulaki. Sa atin, Baguio beans. So, may kwento ako sa inyo tungkol dito. First time kong nakaranas na binuboiled lang siya. So sabi ng sabi ng amo ko, babae, kasi dati siya pa nagluluto eh. Siya pang nasa kusina. So ako, kapag siya nagluluto, nandito din ako, tumutulong, hugas-hugas ng mga ginagamit niya. Tsaka tinuturoan ako paano lutuin yung mga food nila. Pakilinis ng fasulaki, sabi niya, lilinisan. Adi, tulad din sa atin, tinatanggal yung thread, ganun. Hindi ko nga alam na lulutuin nila ng buo. Kaya ang ginawa ko, hiniwa ko siya ng pagkahiwa tulad sa atin sa Pilipinas. Buti na lang nahuli niya ako. Yung mga siguro mga limang piraso, limang ganito ang nahiwa ko. Adi, sabi niya, what are you doing? Sabi ko, I'm preparing the vegetables. For what? Sabi ko, you said I will prepare this one. Eh, why you make like this? Sabi ko. Eh, how? Sabi niya, no, just like this. Sabi niya, boiled. Alam mo ba, friends, mga kababayan, mga kababaihan, mga kayo na. First time kong umiyak sa pagkain. Eh, di, syempre, kumukuha na ako ng pagkain, tapos doon ako kakain sa bahay ko. Alam mo pang first time kong nag-self-pity dahil sa pagkain na to? Siyempre, ito lang. Lalagyan lang ng olive oil. Tsaka, boiled lang siya. Tapos nilalagyan lang siya ng Maggi cubes. Tapos, i-drain. Tapos lalagyan na ng olive oil at saka lemon. Yun na, wala na. Kahit na ano, wala na. Tapos, eh, kasi nga galing akong clinic noon, wala yung rice ko. Sa gabi, nagtitira ako ng rice ko sa umaga. So, pagdating ng lunch, wala na akong rice. Tsaka hindi mo siya makain with rice. Kasi nga, boiled nga lang. Parang salad, parang ganun. Alam mo ba, kinakain ko din siya, kasi nakakain ko naman. Tulo-tulo yung luha ko, sus Mario Josep, awang-awa ako sa sarili ko. Doon na ako nagalit. Nagalit na ako. Para akong sira ulo. Nagalit ako dun sa mga tao sa Pilipinas. Kasi nga, para ako dito, kumakain ako ng ganito. Tapos yung mga doon, nag-aadobo, nagpapaano pa, yung picture-picture pa sa ulam na ganito, na masarap, parang maiiyak ako. Umiiyak ako. Hanggang ngayon, naiiyak ako pag iniisip mo. Naiiyak ako na natatawa ako. Tapos, kahit paano talaga ang gagawin ko dito, hanggang nakarecover ako dito na hindi na ako naghahanap ng iba, na kinakain ko na siya ng buong puso. Siguro mga magdadalawang taon na ako. Kasi dati kasi hindi ako nakakapagluto ng sariling akin. Kasi nga, yung sagot ko nga nung first 14 months, bayad yun sa utang. So walang natitira sa akin. So ang kinakain ko, yung galing talaga dito. Ay nako, first time ko. Kapag naisip ko talaga ngayon, natatawa ako na naiiyak. Pero ngayon, okay na ako dito. Sabi ko ng amo ko, sa inyo, meron ba kayo nito? Sabi ko, oo, meron. Paano niluluto? Sabi ko, nilalagyan ng karne. Tapos ako pa naman na nagluluto nito sa atin. Para yung quantity ng gulay tsaka karne ang ginagawa ko. Tapos pagdating dito, wala. Boiled lang. Nakakayak talaga. Nakakayak ang experience na to. Tapos, ngayon, dahil nagda-diet ako, so masaya ako pag ganito ng pagkain. Siyempre, kasi hindi na ako nagra-rice eh. Nagra-rice lang ako kapag ang ulam namin eh. Yung pancit udong. Yung pancit udong na may sabaw na may sardinas. Na may, ano, yung ganun. Kasi gusto ko yun eh. So, nagra-rice ako noon. Minsan, hindi, yun lang. Pansit lang ang kinakain ko. So, ayun. Ito yung kwento ko sa gulay na to. Diba?
So, ganito sila dito sa Cyprus. Ito yung ginagawa nila dito. Boiled lang talaga to. Wala nang iba. Kaya ano? What the fuck? Okay na. Kapag naisip ko, natawa ako. Na iniiyakan ko yung... Awang-awa ako sa sarili ko sa Mariosip. Pero sila, yung matanda kong babae, tuwang-tuwa sila pag ganito yung pagkain. Ako lang yung sumasama ang loob pag ganito yung pagkain namin dati. Okay guys, may nalalaman na makapalutong ko sa gulay na to. So, okay, papaalam muna ako at saka lulutuin ko to kasi papadala ko pa ang kalahati nito sa clinic dun sa anak niya. Kakain din yun ng ganito kasi siya ang bumili. Paborito nga nila to. Sige, papaalam muna ako. Tsaka guys, salamat sa mga subscribers. Salamat. Salamat sa panunood ng video ko kahit walang katuturan. So, kung gusto niyo, i-like niyo, pwede niyo ding i-share, tapos subscribe. Don't forget to click the notification bell para malalaman niyo mga makikita niyo mga susunod na video ko. Bye.